Hi guys, it's Mon and welcome to another vlog. For today, i-share ko sa inyo kung paano nawala yung aking mga pimples dyan. Ito na siya ngayon. So guys, as you can see, kakaligo ko lang po and pinagpapawisan ako ngayon sa sobrang init. Nakita nyo naman po sa picture na ang ginagamit ko ngayon is itong Brilliant Skin Essentials. Ayan. Guys, napansin nyo ba yung packaging niya is nung pang Christmas pa? So, hindi na po ito yung packaging niya ngayon, ha? Iba na. So, sa pinagbilan ko, stock niya pa ito nung Christmas. At siguro, nito niya lang nabenta. Sa pagkakaalam ko, itong Brilliant Skin Essentials is number one na rejuvenating set sa Philippines. And yung CEO niya is 22 years old lang ata. Hindi rin ako sure, ha? Pero, ayun, siya si Miss Glenda at ito siya. Ayan. Ang ganda niya, bes. At parang ang bata niya, di ba, na maging CEO ng mga ganitong beauty product. Guys, matagal ko na tong kilala. Siguro mga nasa 6 months na. Pero, nung April 8 ko lang siya ginamit. Kasi dahil dun sa friend ko na gumagamit din ito. Tapos nakita ko talaga yung naging result sa face niya. Talagang kuminis at pumuti siya. Pero nakilala ko to nung una sa mama ko. Pero hindi ako na-enganyo na mag-try nun. Kasi nga, may tinatry ako na product. Ilalagay ko na lang siya dito. Ayan, ito yung product na tinatry ko noon, kaya ayaw ko tong itry. Ayan lang. So, dito sa harap niya is nakalagay, Brilliant Skin Essentials, the best skin of your life starts here. Ayan yung nakalagay. Tapos dito sa baba is Rejuvenating Facial Set. Ayan. Tapos, nakalagay dito, this all-in-one rejuvenating facial set is your partner to achieve whiter and younger looking skin. It is expertly formulated to be a combination of gentle yet effective products that is suitable for acne prone skin. So, ayun yung sabi niya dito. Sa likod naman is, nandito yung directions. Tapos nandito rin sa likod yung mga uses ng bawat products niya. So, hindi ko na babasahin yung description, pero sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga product. So, number one is kojic acid soap. Number two, rejuvenating facial toner. Number three, rejuvenating facial cream. Number four, sunscreen gel cream, SPF 30. Nakalagay din sa likod niya kung para saan tong product na to. Nakalagay dito yung fine lines, pores, oily skin, melasma, warts, and acne, pimples, whitehead. Nandito sa baba yung precaution, nandito din sa taas. Ayan, so baliktaran siya. Ang nakalagay dito is, rejuvenating set is not recommended to be used in combination with other products. Test the skin for sensitivity to the product prior to use by placing a small amount of the product on your forearm. If no irritation occurs after the first 24 hours, proceed with product use. Otherwise, refrain from using the product. Avoid excessive sun exposure. So, sa loob ng box, ito. Parang siyang dalawang cream. Ito yon. Dalawang cream. Hindi nagpo-focus. Pero itong isa is rejuvenating cream. Ayan. Rejuvenating facial cream. Ito namang isa is sunscreen. Hindi talaga siya nagpo-focus. Pero ayan. Ilalagay ko na lang yung picture niya dyan para mas malinaw. And, ito yung toner. Ayan. Tapos, ito naman yung soap niya. Ito, ang laki, guys. And kalahati pa lang yung nagbabawas ko dito, ha. Itati ko kasi siya. Ayan. And ito na ngayon yung kalahati. Ang liit na. Ayan, nasa plastic. Ayan. So guys, nag-start ako gamitin to product na to nung April 8. As in, tandang-tanda ko pa yung date na gumamit ako nun. Kasi nasa conversation namin yan ng mama ko kung kailan ako nagpabili. Kaya ayun. And after, mag-one month na siya. And one month na pala guys, ito na siya. As in, ito na talaga yung result niya. As in, di ba? Ito, to the left. Guys, ito, ano na lang yan, acne mark. To the right. Nakita niyo ba?
to the up, down. Ayan, ayan na yung effect niya sa akin. Nakita niyo naman, di ba? Super nag-improve talaga yung mukha ko dahil dito. As in, as, guys, wala akong product na nilagay dito sa face ko. As in, kakaligo ko lang talaga. And itong pawis-pawis lang yan kasi sobrang init dito. Ayan na yung result niya. Ayan, hindi naman ako nababahala dyan kasi ang lala niya dati nung before ko to gamitin. Kaya yan, as in, satisfied talaga ako. And ito, guys, ayan, ano na lang siya, talagang tinitigyawat talaga ako kasi nga lagi akong puyat. And given na yun sa akin. Pero talagang as in yung color talaga ng mukha ko, nag-improve siya. Kitang-kita niyo naman. No? Ayan. Mabiti pa talaga ako. Pero ayan, natural na kasi sa akin to. Kaya okay lang. As in, tignan mo, oh, ang ganda. Wala akong makeup, wala akong mga nilagay dyan. And ito na yun. So, paano ba siya ginagamit? So, ito, for morning skincare routine to, ha. Una, gagamit ka ng kojic acid soap. Ito. And, magto-toner ka. Ayan. Yung last naman na gagamitin mo is itong sunscreen. Sa morning routine yun. And, ito naman, sa nighttime skincare routine. So, ang una is, magsasabon ka ng kojic acid soap. Next is, magto-toner ka ulit. Ayan. And next naman, so ang cream na gagamitin mo sa gabi is itong rejuvenating facial cream. So ayan, sa gabi lang itong rejuvenating ha, huwag mong gagamitin sa araw kasi baka masunog yung balat mo. So guys, dahil nga sa umaga ngayon, ang gagamitin natin skincare routine is yung morning skincare routine. Ang gulo. Ito, so ang una, magsasabon ako ng kojic acid soap. Ito yon, ito lang yung gagamitin ko kasi bago lang yon, kasi bago pa yon, kaya ito na lang muna. Hilamos muna ako gamit ng kojic acid soap. Ayan. Ayan, binasa ko lang siya ng tubig. Yung bula lang talaga yung ginagamit ko dito. Hindi ko siya kinukudkod sa mukha ko kasi baka mas ma-irritate siya. Ayun lang. Ginaganyan ko lang siya. Tapos, ibababad mo siya ng 3 minutes. Take note guys, sa unang beses na gagamitin mo to, super, super hapde. Pero, huwag kang mangamba kasi natural lang yun. Ang ibig sabihin nun is nag-e-effect talaga yung product na to sa skin mo. And kung bago ka lang, tapos wala pang 3 minutes, tapos ang hapdi-hapdi niya, itigil mo muna siya. And the next day, kapag okay na, pagkaya mo na yung 3 minutes, ibabad mo siya ng 3 minutes. Pero kapag sobrang hapdi na, huwag mo na siyang, hayaan mo na, huwag mo na siyang, huwag mo nang paabutin ng 3 minutes kapag sobrang hapdi na yung mukha mo. Ayan. So, medyo hindi ko siya pinapabasa ngayon kasi nandito lang ako sa taas. So, ibababad ko lang siya ng 3 minutes. A few inches later. Ayan. Tapos na. So, babanlaban ko muna to and I'll be right back. So, punasan natin siya ng tissue. Ito. Ayan. Mas okay kapag tissue yung ginagamit niya sa mukha niyo kasi para siguradong malinis. At hindi siya prone sa... Kasi yung tuwalya, ginagamit natin siya sa katawan tapos gagamitin natin siya sa mukha. And napakadumi nun, guys. Kaya mas okay use tissue or mag-separate kayo ng towel na malinis para sa mukha niyo. Ayun lang yung advice ko. Hiningal ako kasi nasa baba pa yung lababo at dun lang ako nagilamos. Ayun. Next, ito na siya. Ayan. Dito lang talaga sa right side yung makinis. Pero dito, as in malayang pimples, flat yan.
Guys, sa first 3 days ko pala nito is nag-peel ako. The next day is minimal na lang talaga yung ano niya, yung pamamalat niya. So guys, kapag namamalat yan, ang ginagawa ko is, kapag basa yan, di ba kakahilamas mo lang, tapos basa pa siya. Hayaan mo lang siya for 1 minute. As in, palambutin mo muna yung balat niya. And then, ganun-ganunin mo lang siya, nabasa. And effective yan sa pamamalat yung mukha. Ganyan. Ganun-ganunin nyo lang. Tapos mapapansin nyo, may puti-puti kayong makukuha. Tapos yun na yun. Tapos banlawan nyo lang ulit. Tapos ayun na. Paglagay na kayo ng toner, tapos cream. So, next step is itong rejuvenating toner. Ayan. Kuha lang tayo ng cotton. So, ito, nandito ang aking cotton. As in, ito lang yung ginagamit ko. Onti lang. Kasi sayang eh. Mas na-absorb ng cotton kaysa sa mukha niya yung toner. Sayang. Tapos yan. Isang layer lang sa pag-a-apply. Ayan, medyo basa. Take note ha. Meron tong alcohol. Stingy yung ano niya, amoy. Pag hindi kayo sanay, tumapat kayo sa electric fan. And guys, paulit-ulit na ako sa paggaganon, pero isang beses lang to i-swipe pa dyan sa mukha mo ha. Kasi masusunog yung skin mo. So after nyan, hintayin lang natin na ma-absorb ng mukha natin. Ayan. So the last step is maglalagay tayo ng sunscreen. Ito, super important niya kasi pag wala to, masusunog yung mukha natin. Kaya kailangan natin maglagay nito kasi meron siyang SPF 30 na pang-protect sa araw. Unti lang talaga ginagamit ko dito. Ayan lang. Sorry ah, ito. Ayan lang. And, ganyan. Pag napadami, lagay mo sa ibang part na unti lang. Tapos ganyan ko lang siya, circular motion lang. Tapos hinihintay ko lang ulit siyang matuyo. Tinitignan ko yung oras kasi may pasok pa ako ng 4 p.m. And yan. Ayun lang guys. Yun lang yung product na ginamit ko para ma-achieve ko tong no makeup look. Ayan. Super satisfied talaga ako sa product na yun. Wala akong pinagsisihan na tinry ko siya. Dapat pala nun ko pa siya tinry. As in, medyo marami na akong nabiling product. Pero ito kasi, sulit na sulit siya. Yung price pala nito guys is depende sa seller. Iba-iba sila ng price. Pero okay na kung nabili mo siya ng 300 to 320. Sulit na yun guys. Kasi meron akong kilala na umaabot pa ng 370. Pero kapag may nagbebenta sa inyo na 300, yes, i-go muna kasi okay na okay yun. Na price, hindi na rin masakit sa bulsa. Tsaka guys, 1 month ko na tong ginagamit ha. Pero meron pang natira na product. Ayan, meron pa sila. And ito yung sunscreen. Tapos ito naman yung Rejuve. Ayan, naghati na. And yung toner ko, onti na lang, naghihingalo na. So, kung tatanungin nyo ako kung magre-repurchase ako, ang answer ko is yes. Actually, umorder na ako and ayun na. Ayun lang guys, hanggang dito na lang tong video na to. And hindi na ako maglalagay ng kung ano-ano dyan dahil ECQ naman ngayon at work from home tayo. Kaya ganito na lang ang aking face. Magsusuklay lang ako at ready nang papasok. Thank you so much for watching and sana nagkaroon kayo ng idea about sa Brilliant Skin Essentials. So, patok na patok siya ngayon sa Facebook at ito yung FB page niya. Ayan. So, kung gusto niyo pa mag-stalk about sa product na yun, i-visit niyo lang yan page at si Miss Glenda, ito yung Facebook page niya. Ayan. So, ayun lang. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed this video. And if you did, please like this video. And of course, subscribe to my channel. And I will see you on my next vlog. Bye!